Yung mga idol, kamusta? Memo Heredia matindi ang panawagan sa ating fighting senator Manny Pacquiao. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So halos magdadalawang buwan na nga matapos brutal na sinabi ng Vatican Conditioning Coach at trainer na si Memo Heredia na gusto niya makatrabaho ang isa sa mga greatest boxer of all time, ang ating fighting senator Manny Pacquiao, dahil nakita pa nito na kaya pa lumaban ni Pacman at makipagsabayan sa malalaking pangalan sa boxing sports ngayon. Pinangako din ni Memo na gagawin niya ulit na bata ang katawan ni Pacman, yung tipong lumalaban siya ngayon sa edad na 22 years old, na panahon na matibay pa ang panga ng Pinoy legend sa bakbakan, kung saan nanawagan na naman ulit si Memo Heredia na hinikayat muli nito si Pacman na lumaban sa bakbakan under sa kanyang pangangalaga. Masyadong motivated kasi ngayon ang Vatican trainer dahil tatlong Pinoy boxer lang naman ang hinahawakan nito. Una na nga dito ang kanyang number 1 na alaga na si Yumer Marcial, Jonas Sultan at Gio Santisima na ngayon panay malalakas na. Kaya naniniwala si Memo na kapag sumanib sa kanya si Pacman, malamang magiging mabagsik din ito katulad ng dati noong kasagsagan ng kanyang prime sa bakbakan. Samantala, dating pound for pound boxer na si Vasily Lomachenko umuwi na sa Ukraine para makipaglaban kontra sa halimaw na pwersa ng Russia, kung saan hindi na nga napigilan ng Ukrainian boxer ang kanyang sarili habang pinapanood ang balita na winawasak na ng Russia ang kanilang bansa dahil sa gera na wala namang basihan. At sa desisyon ni Loma na makipagpatayan sa gera, pinusuan naman ito ng mga boxing fans dahil nagpapakita lang daw ang 3 Division World Champion ng tunay na tapang hindi lang sa ibabaw ng lona, kundi pati na rin sa totoong gera. Pwede naman daw kasi napiliin ito na manirahan na lang sa ibang bansa at gastusin ang milyones na kinita nito sa bakbakan. Kaya isa lang masasabi natin mga Lodi, Loma, mag-ingat ka at huwag lang nito kalimutan na protect yourself at all times. Samantala, anak ng dating kampiyon na si Ricky Hatton na si Campbell Hatton, panalo na naman via technical knockout kontra kay Joe Dacker, kung saan winasak lang naman ni Hatton ang muka ng kanyang kalaban sa matatalim na jab at right straight nito. Pero bago niya nadali si Dacker sa laban, muntik na rin mawalan ng gasolina ang anak ni Ricky Boy. Nabugbog lang naman kasi ito sa kalagitnaan ng laban at buti na lang nakapagpatama ito ng solid na suntok at pinaulan ng kaagad ng combination si Dacker hanggang sa hininto ng referee ang laban, kung saan dagdag record na naman ito sa anak ni Ricky Boy na meron ng 6 na panalo, walang talo at 2 dito ay nakuha niya sa knockout. Samantala, sa kabilang banda naman mga Lodi, undisputed world champion na si Josh Taylor inulan ng batikos galing sa mga sariling boxing fans nito, kung saan matapos manalo ni Taylor sa laban kay Caterall, hindi na tinigilan ng mga boxing fans ang hari sa super lightweight division na si Taylor na batikusin, na ayon sa kanila believe daw sila sa galing at husay ni Taylor pagdating sa bakbakan. Pero mahiya naman daw ang dalawang judges na nag-score pabor kay Taylor sa laban dahil napaka-obvious naman daw na si Caterall talaga ang nanalo sa laban. Paano daw kasi mananalo ang unbeaten boxer na si Taylor? Simula pa lang hanggang matapos ang laban, nilampaso na siya ni Caterall. Pinabagsak pa ito ng isang beses at may isang point deduction pa sa bakbakan. Tapos nanalo pa siya via split decision. At dahil daw dito maraming mga boxing fans ang ayaw na sa boxing sports, dahil simbolo daw ang luto na panalo ni Taylor na wala ng dangal at respeto ang mga tao sa pinakasikat na combat sport sa buong mundo. Kaya ito daw ang dahilan bakit lumalaki at marami ngayon ang nagmamahal ng mga fans sa UFC kaysa sa boxing sports.